sa Mountain Province's mission naman. Sa layuning magbigay kaalaman sa sistematikong health evangelism, ay ginanap ang Comprehensive Health Ministries Trainers Training sa MPM Headquarters. Ang 7 araw na training ay kinapalooban ng Adventist Philosophy on Health, Nutrition Education, First Aid, Massage, Hydrotherapy at marami pang iba na magagamit sa kanilang paglilingkod. Ang balita ihahatid ni May Kalim. Bilang pagtugon sa tawag at panukala ng Panginoon ukol sa medical missionary work, ginanap ang isang Comprehensive Health Ministries Trainers Training sa Mountain Provinces Mission, Navy Base, Baguio City. Ayon sa organizer na si Lovely Dupais, isang health coach, layunin ng nasabing training na magturo at magbigay kasanayan sa sistematikong health evangelism na maaaring gamitin sa lokal na iglesia at lalo na bilang entering wedge sa komunidad. 18 kapatirang kumakatawan sa iba't ibang Iglesia Adventista sa Metro Baguio at Benguet ang regular na lumahok sa naturang 7 araw na training. Ilan sa mga paksang kanilang tinalakay ang Adventist Philosophy on Health, Anatomy and Physiology, Nutrition Education, First Aid, Charcoal, Stress Management, Massage, Hydrotherapy, How to Give Bible Study and Voice of Prophecy Lessons at marami pang iba. Naging resource speakers dito sina Dr. Berith Bermejo, Pastor Max Kadalig, Mr. Jackson Claudio, Ms. Milet Patnaan, Mrs. Gemma Pulito, Dr. Cathy Season, Mrs. Charity Fontanilla, Mrs. Dexie Usngaw, Ms. Rochelle Wasson, Pastor Jaire Tangonan at Mrs. Rolyn Kadalig. Ipinagdiinan din ang kahalagahan ng pagkakaroon ng care group na siyang magiging instrumento sa pagsasagawa ng mga outreach activities. Tampok din sa kaganapan ang mga masasarap, makukulay at masusustansyang pagkain tuwing pananghalian. At sa huling araw ng lecture training, nagpulong-pulong ang mga kalahok at gumawa ng mga project proposals na kanilang isagagawa sa kanilang komunidad. Ang mga ipinisentang mga proyekto ay imomonitor ng misyon sapagkat hindi nagtatapos doon ang training. May 6 buwang post-training practicum ang mga kalahok. Sa 6 buwang ito, inaasahang maging trainers ang mga kalahok sa kani-kanilang iglesia, komunidad at organisasyong kinabibilangan. Kaya naman, bago maghiwa-hiwalay at humayo, isang commitment service ang idinaos na pinasinayaan ni MPM President Bruno Pulito. So, ang tanong, how can you kanyang hinamon ang mga kalahok na ngayong mga medical missionary volunteers na maging agents of change, advocates, at organizers ng lifestyle modification at iba pang health programs. Itinakdang sa May 31, 2020, ang graduation ng mga medical missionary volunteers. Ready for ministry! May Kalim ng Blue Pointers MPM para sa Hope Channel Philippines.